leadeth me, he leadeth me by his own hand. He leadeth me, his faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Sometimes it seems a deepest gloom, sometimes weary flowers bloom by water still, or troubled sea still, 'tis God's hand that leadeth me. He leadeth me, he leadeth me by his own hand. He leadeth me, his faithful follower by his own hand. He leadeth me, his faithful follower I would be, for by his hand he leadeth me. Yan, good morning po sa ating lahat. At nandito po tayo ngayon sa ating daily prayer covenant. At tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil through St. Paul United Methodist Church ay patuloy natin nagagampanan ang ating tungkulin sa ating mahal na Panginoon at patuloy na mapaalalahanan ang bawat isa na ang ating pananampalataya ay dapat patuloy nating gisingin sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pakikiisa natin sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga po, napakaganda ng ating text na matatagpuan sa Mark 10:17-22 at ito po ang sinasabi. Nang siya ipaalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus, lumuhod sa harapan niya at nagtanong, "Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan kong buhay na walang hanggan?" Sumagot si Jesus, "Bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos. Huwag kang papatay. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya. Igalang mo ang iyong ama at ina." Sumagot ang lalaki, "Guro, mula pa po sa aking pagkabata ay tinutupad ko na ang mga yan." Magiliw siyang tinignan ni Jesus at sinabi, "May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga mahihirap ang pinagbilhan at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos, bumalik ka at sumunod ka sa akin." Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Mga kapatid, napakaganda po ng ating teksto sa oras na ito upang tayo ay paalalahanan, no, sa ating pagsunod kay Kristo. Marahil kuminsan tayo ay humihiling o tayo ay nagsusumikap na maglingkod o sumama o patuloy na magkaroon ng magandang relasyon sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga lang, mga kapatid, ang katanungan dito, mga kapatid, ay talaga bang tayo ay patuloy na sumusunod sa ating mahal na Panginoon? Yes, tayo ay hindi gumagawa ng masasamang gawa. Tayo ay hindi nanluloko ng ating mga kapwa. Tayo ay hindi pumapatay. Tayo ay gumagawa ng mabubuting gawa. Kaya nga lang, mga kapatid, kuminsan, mas nananaig sa atin bilang isang Kristiyano na panghawakan ang ating mga bagay-bagay sa ating paligid. Ang mga bagay na kung saan hindi natin kuminsan kaya bitawan. Mga kapatid, hanggang saan
hanggang saan natin kayang bitawan ang mga bagay na nasa ating paligid para tayo ay patuloy na sumunod sa Panginoon, o kung gusto talaga nating sumunod sa Panginoon. Kuminsan, mga kapatid, gusto tayong paalalahanan ng Panginoon na may mga bagay tayong gusto nating kasama natin sa paglilingkod sa Panginoon. Mga kapatid, gusto lang ipakita sa atin ng Panginoon, sa gitna ba ng paghihirap ng ating buhay ay kaya nating sumunod sa ating mahal na Panginoon? Sa gitna ba ng maraming pagsubok sa ating buhay ay kaya nating sumunod sa Panginoon? Sa gitna ba ng napakaraming kapighatian na ating pinagdaraanan, emotional, financial, sickness, na ating pinagdaraanan, family problem, emotional, physical health, no? Napakaraming pagsubok na ating pinagdaraanan. Ang katanungan dito, mga kapatid, kaya ba nating sumunod o patuloy na sumama sa ating mahal na Panginoon? Kaya nga, mga kapatid, inaanyayahan po tayo ng Panginoon ngayong umaga na tayo ay patuloy, no, na gumising sa ating pananampalataya, na kahit wala ang mga material na bagay sa ating buhay, ay kaya nating sumunod sa ating mahal na Panginoon. O maaaring kaya nating bitawan ang mga bagay-bagay na nasa ating paligid at sumunod sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, kuminsan baka hindi natin na-realize na kaya lang tayo sumusunod sa Panginoon dahil meron tayo ng mga marangyang buhay na ito. Katulad ng buhay ni Job, mga kapatid, no, na siya ay tinest ng Panginoon, tinest ni Satan, no, na kung hanggang saan ang kanyang pananampalataya. Anong sagot ni Job, mga kapatid? Idinala tayo ng Panginoon dito ng hubad, tayo ay babalik ng hubad. Kaya nga, mga kapatid, tayo po ay manalangin at patuloy na ibigay natin ang lahat sa Panginoon sa gitna ng kapighatian. Patuloy na siyang maghari sa ating buhay at siya ang makita sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos, salamat po sa oras na ito, sa umagang ito, na kami muli ay pinaalalahanan niyo, Panginoon, na hindi lang kami namumuhay o hindi kami namubuhay sa pagsunod sa iyo dahil marangya ang aming buhay o wala kaming sakit, kundi nawa, Panginoon, kahit dumaranas ang mga kapatiran namin sa online na ito ng kapighatian, sakit man, emotional problem, depression, mga pagsubok na hindi namin inaasahan, Lord, gisingin mo ang aming mga puso at isipan na sa kabila ng napakaraming pagsubok, kami ay susunod, kami ay sasama sa iyo, Panginoon, at patuloy na ipapakita ang iyong kabutihan sa aming buhay. Lord, tulungan niyo kami, buksan niyo po ang aming puso at isipan na sa lahat nawa ng aming gagawin, ikaw ang aming makalugdan. Ikaw ang makita sa aming buhay. Ikaw ang aming Diyos na siyang inaasahan namin sa bawat oras. Na sa ganun, Panginoon, makamtan namin ang aming buhay sa kaharian kasama ka, Panginoon. At wala po kaming ibang hiling, Panginoon, na kayo ay pumarito sa aming puso, sa aming isipan, na lahat ng aming mga pinagdaraanan, Panginoon, ay kasama ka namin at hindi nyo kami iiwan. Alam namin, Lord, na ikaw lang ang aming great healer, ikaw lang ang aming great physician, ikaw lang ang aming great provider. Kaya, Panginoon, ano man ang mga panalangin ng aming kapatiran, Panginoon, dinggin nyo po ito. Samahan nyo kami sa kanilang mga pagsubok, Panginoon. Samahan nyo kami sa aming pagsubok, Panginoon. Hindi po namin kaya, Panginoon, kung wala kayo sa amin. Kaya muli, Panginoon, ibinabalik po namin ang nararapat na para sa iyo, Panginoon. Ang papuri, ang pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.